bota a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de forró. Hi students, welcome back to my YouTube channel. So for this video, we're going to discuss the festival dances here in the Philippines. So this is under the MAPININE third quarter curriculum. So yan, makikita nyo yan sa inyong mga libro on your third quarter. Okay, so before we start on our lesson, don't forget to like, share, and subscribe on this channel para maging updated kayo sa mga susunod pang lesson na i-upload ko. So for this video, let's start. Tutuklasin natin kung ano nga ba yung iba't ibang festival dance meron tayo dito sa Pilipinas. Pero bago yun, huwag niyong kakalimutan na mag-comment kung meron kayong mga katanungan regarding dito sa video na to. O di naman kung meron man kayong gustong topic na i-discuss ko, whether it's from grade 1 to grade 12, huwag kayong mahihiyang mag-message o di kaya is mag-comment sa ating comment box. Para pag nabasa ko, yun naman yung gagawa natin ng presentation or ng video. Okay? So let's proceed on our topic. So once again, we're going to discuss the festival dances here in the Philippines. So, festival dances are cultural dances performed to strong beats of percussion instruments by a community of people sharing the same culture. It is usually done in honor of the patron saint or in thanksgiving of a bountiful harvest. So, that is the reason kung bakit tayo meron mga festival dances. Number one is to honor our patron saint. Kada lugar naman is meron tayong patron saint. For example, in Antipolo, we have Immaculate Conception. For Taytay, we have St. John the Baptist. In Angono, we have Pope St. Clement the First. San pa? Sa Binangonan, meron tayong Santa Ursula. No, sa Morong, meron tayong San Jeronimo. Sa Baras, meron tayong San Jose. And kada lugar talaga is meron tayong tinatawag na patron saint. No? And that is the first reason. The second reason is for bountiful harvest. So dito naman is yung ating mga main product dito sa ating lugar, specifically no sa ating lugar. So yung mga kultura natin, nilalapat nila sa sayaw, and yung pinakang accompaniment nila is strong beats of percussion na tinutugtog ng mga tao dun sa specific na community na yun or sa lugar na yun. Okay, so that is festival dance. And also, festival dances draws people culture by portraying the people's way of life, true movements, costume, and implements inherent to their place of origin. Kumbaga dito nakikilala yung isang lugar din dahil sa festival dance. For example, kapag sinabi nating Suman, alam kagad natin that that is from Antipolo kasi that is their main product. No? So mga ganun, yun yung kumbaga nagiging kakilanlan din natin ang kultura natin, kung paano tayo mamuhay sa lugar na to. For example, on northern country, di ba? A northern part of our country. So, doon, kadalasan, yung mga katutubo din natin doon, they have their own culture also. So, ganun. Yun yung nire-represent also ng festival dances. So, we have two nature of festival dances. It is divided into two. So, we are celebrating number one, religious festivals. This is celebrated annually for the feast of the feast day of their patron saint. So that is number one, religious festival. For the second one, we have here the secular festival. Kapag sinabi naman natin secular, this is celebrated annually for the thanksgiving for a bounty harvest or their main product. So ito nga yung sinasabi ko kanina, no? So for example na lang, huwag na lang tayong lumayo, no? Sa Antipolo na lang tayo. So the religious festival in Antipolo is every December. And yun yung sinaselebrate natin, the yung Feast of Immaculate Conception, which is sa December 8, di ba? And also, we have here naman yung Maytime Festival sa Antipolo din. That is their Sumaka Festival. So, yun yung pinagkaiba na religious and secular. Kapag sinabi natin religious, it talks about patron saint, it talks about yung religious, no? Kumbaga, church mga aspect, no? So, that is religious festival. And kapag sinabi natin secular, it talks about the main product of your community. So, yun yung pinagkaiba na religious and secular. Another example is sa Taytay. So, sa Taytay, every June 24,
we are celebrating the Wata Wata Festival o di kaya yung San Juan Paligo na tinatawag in commemoration or in remembrance of the birthday of Saint John the Baptist. No, so that is the patron saint of Taytay. And for the secular festival naman sa Taytay, every February, sineselebrate naman yung Hamaka Festival, which is the main product of Taytay also. So, yun yung, kumbaga, pinagkaiba ni religious and ni secular festival. Then, now, let's proceed. Tingnan natin kung ano yung mga iba't ibang kilalang mga religious festival na meron tayo dito sa Pilipinas. So, number one, we have the Sinulog Festival. So, Sinulog Festival or Santo Niño Festival is an annual religious and cultural festival in Cebu. The festival is thought to be the first of the most well-known festival in the Philippines. It also attracts between 1 to 2 million visitors from all over the country every year and gives travelers the opportunity to join Cebu tours to explore the province. So dito, mapapansin natin, another name for the Sinulog Festival is Santo Niño Festival. And ano nga, huwag kayong makukonfuse, napakaraming lugar dito sa Pilipinas is, sinaselebrate yung Santo Niño, that is their patron saint. For example na lang, sa Tondo, Santo Niño is their patron saint, diba? Katapos lang ng Santo Niño Festival doon, which is the new normal of celebrating of Santo Niño. And another one is the Dinagyang Festival, which is Santo Niño din, yung patron saint. Ano pa? Ati-atihan. No? So yun, napakaraming festival na Santo Niño yung kanilang patron saint. And napaka-unique ng ating bansa dahil sa lahat ng Christian countries or Catholic countries, Pilipinas lang yung nagsa-celebrate ng Santo Niño Festival or Feast of Santo Niño o yung tinatawag nating Feast of the Child Jesus. Pilipinas lang yung nagsa-celebrate. So, yan yung isa sa mga pinakakilalang celebration dito sa buong bansa, especially sa Cebu. Imagine 1 to 2 million visitors all over the countries pumupunta ng Visayas para lang matunghayan yung Sinulog Festival. And dalawa yung nagiging purpose ng festival dito. Kaya lumalaki yung ekonomiya, especially sa Cebu. Bakit? Una, tourism na pumupunta sa Sinulog Festival. So, nakikilala nila kung anong kultura ang meron doon sa may Cebu, and at the same time, napapakita nila sa mga tao sa iba't ibang lugar ng bansa natin yung kagandahan ng probinsya nila sa Cebu. So, ganun nakakatulong yung festival also in the economy of a place or certain place. So, that is Sinulog Festival. Next one, dito naman tayo sa Higantes Festival. Ito, kapit-bahay lang natin to, no? So, the Higantes Festival is a local festival held annually in Angono, Philippines, where hundreds of giant papier-mâché puppets are paraded, representing the common people's mockery of the bad hacienda, owners of the past during Spanish colonial rule. It has evolved into celebrating the feast of Pope Saint Clement I every 22 and 23 of November. So dito, pinapakita naman dito, napakasikat nitong Higantes Festival, not just only in Rizal, but kilalang kilala ito all over the country, no? So makikita natin dito the giants, kung titingnan natin, yung Angono is napakaliit na na bayan dito sa Rizal, pero ang kanilang celebration is Higantes Festival. So itong mga Higantes na yan, yung mga nakikita ninyo, those are made of paper mache. No, so August pa lang pinaghahandaan nila yan para pagdating ng November ipaparada nila yung mga Higantes na yan. At kung mapapansin ninyo, lahat ng Higantes na yan is nakahawak sa bewang. So ano kaya yung rason kung bakit nakahawak sila sa bewang? So the main reason for that is pinoportray niyan yung mga may-ari ng lupa nung kapanahunan ng Spanish colonial dito sa Pilipinas. No, yung mga hacendero, ayan. So yung mga may-ari ng lupa is giving orders na walang sawa, kumbaga minamaliit yung mga Pilipino, so yung kanilang mga trabahador. So yun yung nagre-represent kung bakit palagi nakahawak yun sa bewang. Kaya din sila giant kasi nga it refers dun sa parang kapangyarihan nila. So yun yung pinagmula ng Higantes Festival. Okay? So that is again from Angono. And ayun, no? So
It became the celebration also of the feast of their patron saint, which is Pope Saint Clement the First. Kaya nagkakaroon din sila ng pagoda every 23rd of November. So napakahaba, at actually it is a month-long celebration doon sa angon na pagpupunta kayo. No, kumbaga magsisimula pa lang yung November, meron na kagad silang mga events, like meron silang mga performance ng mga kilalang banda, yung mga ganyan. And syempre, hindi mawawala yung parada ng mga higantes. Okay? So next one, we have here the Wata Wata Festival celebrated in San Juan City, Metro Manila. So Filipinos commemorate the birth of Saint John, who cleansed and prepared the people for the coming of Jesus Christ by baptizing them with water. Kaya kung mapapansin ninyo, sa Wata Wata Festival o yung tinatawag nating San Juan Paligo, literal na maliligo talaga no, ng tubig. Kasi nga, parang pinapakita dito yung pagbabaptize ni Saint John the Baptist bago pa man dumating si Jesus Christ no, that time. And kung mapapansin din natin, dito sa mga sineselebrate natin na mga kapistahan ng mga santo or ng ating mga patron saint, halos lahat ng kapistahan is yung araw ng kanilang kamatayan. Pero dito sa Saint John the Baptist, mapapansin natin, sineselebrate natin is yung birthday niya at hindi yung kamatayan ni Saint John, no? So birthday ni Saint John the Baptist yung ating sineselebrate, katulad ni Blessed Virgin Mary. So silang dalawa lang yung sineselebrate natin yung kanilang birthday and not their kamatayan na tinatawag. Diba kay Blessed Virgin Mary every December, September, diba yun yung ano natin, celebration, September 8. So dito naman kay Saint John the Baptist is June 24. So yan yung Wata Wata Festival held in San Juan City, Manila, and in different no, San Juan names na meron dito sa Pilipinas. For example, yung San Juan na small barangay in Binangonan. So dyan, meron, every June 24, meron din basaan dyan. Dito sa Maytaytay, sa bayan. Ano, sa bayan natin dito sa Maytaytay. So meron din dyan. So every San Juan name na place is merong Wata Wata Festival. Next one, we have the Ati-Atihan Festival. So Ati-Atihan Festival is also celebrating in honor for the Santo Niño or the Child Jesus in several towns of the province of Aklan in Panay Island. So this is the biggest celebration held during the third Sunday of January. So in the town of Calibo, the province capital. And itong Ati-Atihan Festival, it is considered as the mother of all festival in the Philippines. So ito yung pinagmulan ng lahat ng festival na meron tayo dito sa Pilipinas. Again, sinaselebrate siya in honor of Santo Niño every third week of January no, sa Panay Island. And yun nga, ang ating Ati-Atihan Festival is the mother of all festival in the Philippines. And the last religious festival we have, or famous religious festival, is the Longanisa Festival. So kung mapapansin natin, parang ano siya, no, papatak siya sa secular festival kasi nga, pinapakita nila yung product nila. Pero yun nga, kapag siya ay sineselebrate para sa patron saint, then it is a religious festival. So yung Longanisa Festival natin, the vegan Longanisa is a fat, short little sausage which uses local garlic and sugarcane vinegar, giving it a distinct flavor. The Longanisa Festival is typically celebrated in Vegan City on 22nd of January each year, just a few days before the Vegan City Fiesta on January 25. So mapapansin natin that dito, January 22, sineselebrate nila yung Longanisa Festival kung saan pinapakita nila yung product nila, no? Which is yung kanilang main product is yung kanilang longganisa or yung vegan longganisa na tinatawag. That is or they are using sugarcane vinegar dito sa longganisa nito, at the same time yung kanilang garlic na tinatanim mismo doon sa vegan, no? And after 3 days on January 25, sineselebrate naman nila yung kanilang patron saint, which is yung conversion ni Saint Paul. So yun yung Longanisa Festival in Vegan City, Ilocos Sur. Okay, so some famous religious festivals that we have is the Dinagyang Festival in Iloilo City, Feast of Santo Niño de Tondo in Tondo, Manila,
Feast of the Immaculate Conception in Intramuros, Manila, and also here in Antipolo City, Kinabayo Festival in Dapitan City, Pintados de Pasi in Iloilo City, Pataraday Festival in Santiago City, and the last one is Sangyaw Festival in Tacloban City. So those are the some famous religious festival that we have in the Philippines. Napakarami pa niyan, like Moriones Festival, no? Pero hindi na natin lalahatin kasi baka maubos yung oras natin. Anyway, we have here the second type or second nature of festival here in the Philippines, the secular festivals. So in the secular festival naman, di ba nga, ang kanilang pinakang binibigyan din dito is their main product. So we have here the first one, the Mamangi Festival. So this is originated from the Ibanag word, which is mangi or corn, or yung mais nga na tinatawag, that is their main product here in Ilagan. No? So that is their main product. So Mamangi Festival celebrated amid the most recent 7-day stretch of May. Ibanag word meaning the rip up or planting of corn. Diba, karaniwan, kung makikita din natin sa mga nagsasaka and sa mga farmers, May talaga yung parang pinakang season or peak season ng ating mga mais. So it respects the ranchers who are the genuine establishment of Ilagan's economy and is recommended as a Thanksgiving action for a decent gather. So they are celebrating this for their bounty harvest of corn or mais. Next one is Tinalak Festival. So from Ilagan, punta naman tayo ng Mindanao sa South Cotabato. So ito naman Tinalak Festival. So yung kapag sinabi natin Tinalak, this is made out of colorful abaka, no? So this is colorful abaka cloth. So ito itong mga tinatawag na yung mga tela na yan. Yan ay ginagawa ng mga kababaihan sa tribo ng Tiboli, no? So yun yung malong na tinatawag. So yung mga malong na yan, it can be rectangular or it can be triangular. That's why yung South Cotabato, yung tribo ng Tiboli mismo, is tinaguri ang the land of the dream weavers. So the Tinalak fabric serves as the festival icon because it symbolizes the blending of the culture, the strength, the unity of the various ethnic groups living in the province. So, diba, another major benefits ng festival is nagkakaroon tayo ng unity here in the Philippines. Next one we have is the Dinamulag Festival. So dito naman, the Dinamulag Festival is also known as the Zambales Mango Festival. Alam naman natin that Zambales is the mango capital of the Philippines. So this is held in the province of Zambales, of course, in the Philippines, to celebrate or encourage bountiful harvest of the province's mangoes. So kapag pumunta ka ng Zambales, especially sa iba, makakita ka dyan ng napakalawak na farm ng mangga. Iba't ibang uri. May kinalabaw, may tiko, may Indian mango, may apple mango. Napakaraming uri ng mangga, no? So that is Dinamulag Festival. The fourth one we have is the Panagbenga Festival. Siyempre, akit naman tayo ng Norte sa Baguio City, Philippines. So this is celebrated every February, kung saan pinakang nagbo-bloom yung mga bulaklak, no? Kasi nga, di ba, ang ating season ng taglamig is from bare months to February, especially December, no? December to February, yan talaga merong pinakamalamig na klima na nararanasan tayo. So that is the season of blooming, especially in Baguio City. So this festival reflects the history, traditions, and values of Baguio and the Cordilleras. It lasts over a month long and flourishes through community spirit involvement. So dito pinaparada nila yan, iba't ibang mga design ano, na may binabalutan nila ng bulaklak. So that is the Panagbenga Festival. And the last one we have is the Mascara Festival. The Mascara Festival is as an annual festival with highlights held every fourth Sunday of October in the City of Smiles na tinatawag nating Bacolod City, Philippines. So the most recent festival was held from October 8 to 27, 2019. The festival sites include the Bacolod Public Plaza, the Lacson Tourism Strip, and the Bacolod Government Center. So it also attracts tourism, no, or tourists in Bacolod. So yan yung ating Mascara Festival. And some famous secular festivals that we have is the Bangus Festival in Dagupan, Pangasinan, Bumbanti Festival in Sabela,
Ibon Evan Festival in Pampanga, Amungan Festival in Nueva Vizcaya, Binatbatan Festival in Vigan, Ilocos Sur, and many more. So those are some of the famous secular festivals that we have in the Philippines. So the question is, why do Filipinos celebrate festivals? Ayan. So syempre, meron tayong tatlong rason. Number one, to preserve our culture. So napakalaki ng ginagampanan ng festivals, no, sa ating kultura. Kasi nga, kapag tayo is nagkakaroon ng festivals, especially dances, pinapakita dun kung paano mamuhay yung mga tao sa isang specific na lugar. The second one is we celebrate our unity amidst the diversity of cultures, napakaraming lahi, napakaraming tribo, napakaraming grupo na meron tayo dito sa Pilipinas. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nagkakaisa tayo. So that is a good benefits that we can get in celebrating festivals. The third one, we celebrate our industry bringing about a bountiful harvest. So those are the three reasons why do Filipinos celebrate festivals. And the last one we have is the benefits from celebrating festivals. So festivals have been a consistent crowd-producing activity. So from, dun pa lang sa crowd-producing activity, makikita na natin that dito pa lang is napakalaki ng potential na umangat yung ekonomiya natin. Kasi nga, meron mga turista, not just on our country, not just on the whole country, but sa iba't ibang parte pa ng mundo na kinikilala yung ating kultura and yung ating celebration ng mga festivals, no? Kaya umaangat yung ating turista, umaangat yung ating community, or yung ating economy. So it attracts foreign and domestic tourists to visit a place, eventually leading to the elevation of the Filipinos' quality of life. Okay? So, for our closure, festival dances are the reflection of the unity of the Filipino community. So, yan yung festival dance na lesson sa third quarter ng physical education. So thank you for listening on our lesson. So once again, if you have questions, you can drop it down in our comment box. And if you want to request topics in MAPE from grade 1 to grade 12, don't hesitate to ask or request sa ating comment box. Kahit pang college na PE and health subjects, gagawin natin ng video kung ire-request ninyo. Okay? So, I hope you learned something on our discussion. Don't forget to hit the like, share, and also the subscribe para naman updated ko sa mga videos and sa mga lesson na i-upload ko. So, once again, thank you. I am Sir Lamoka, your MAPE teacher. Bye!